So, eto mga boss, yung update para bukas. So, kung lagi kayo dito sa channel ko sa YouTube, or kailangan nyo mag-subscribe, boss, para updated kayo lagi sa kung ano yung bago sa Nightcrow. So, eto na, boss. Isa-isahin natin, hihimay-himayin natin para alam nyo yung mga kailangan nyo gawin at mapaghandaan nyo yung mga kailangan gawin sa karakter nyo dito sa Nightcrow. So, kailangan tandaan nyo everyday, araw-araw naman nakalive, boss. Pero Monday, kailangan obligado, boss, nandito kayo para alam nyo talaga yung updates. So, ito na. Ano nga ba yung updates bukas? Merong 8 new events. So, about siya sa dito. Check-in event, mission completion, tsaka sa distinction insignia. So, isa-isahin natin. Check-in muna natin sa check-in event. Ang check-in event para bukas, nakikita nyo, ito. 14 days of spell Starlight Crystal. So, start siya ng September 3 hanggang September 16. So, day 1 to day 14. Check nyo lang. Nandiyan lang naman sa comment section, boss. So, ito, boss, hindi ko na ikukomplika, no? Napakadali lang ito. Bakit? Kasi maglalagin lang kayo, boss. Didiscuss pa ba natin yan? Napakadali na yan. Puro daily login. Ang importante dyan, boss, is itong mission completion. Kasi dito, boss, may mga kailangan kang task bukod sa paglalagin, syempre. Na kailangan tapusin dito para makuha mo yung mga reward. For example, dito, defeat 5,000 regular dungeon monster, meron kang gold chest. At the end of event, meron kang makukuha ng summon. So, napakalaking bagay niya, boss. So, ito talaga, mas okay itong pag-usapan. O, attempt mo mag-spell infusion ng 10 times. So, yung event kasi ngayon this week, mga boss, naka-focus siya sa spell infusion. I-explain ko mamaya later. Ito, sa meron din sa aircraft, may makukuha kayo meticulous. Same dito, mga glider, artisan aircraft toolbox. So, ito yung event na yun, sa mission completion. Then after nyan, ito yung malaki sa, ito yung isa sa pinakamalaking event nila for this week, mga boss. About sa distinction insignia event. So, starting ng September 3 hanggang September 10, merong 50% na additional na nakukuha nyo sa mga PVE. So, for example, ako kasi meron akong Black Wings, yung pampabilis ng dailies. So meron din yung 30%. So hindi ko lang sure kung magiging 80% to or pipiliin nyo yung mas mataas. Pero ako, tingin ko magiging 80% to. Sobrang bilis natin magpa-farm ng insignia. Bakit nila ginawa yan? Ang tingin ko dyan, boss, para lahat tayo makakuha ng H-SOA sa Battlefront Merchant. Kumbaga, hirap kasi yung mga archer dun eh. Hindi naman sila nakakapag-farm ng mga bot na kaya nilang kuha na ng 3k insig. So, yun yung tingin kong reason kung bakit nila ginawa to. So, next dyan mga boss is yung one new outfit added. Eto boss, hindi ko pa sigurado. Pero galing sa reliable source natin, eto daw yung possible na lumabas. So, dalawa. Weapon damage or basic damage. Siguro isa dito ang lalabas bukas. So, checkin natin yan. Then after nun, a new stage added to the second page of spell infusion. Ito yun, boss. So nakikita nyo, 1, 2, 3, 4. Nandito pa lang, 5 meron dito. Lalabas siguro bukas 6, 7, 8. Hindi ko sure. Pero nakikita nyo na yung ano, infusion yung event talaga ngayon. Kasama nung mga mission completion kanina. So kailangan mas maganda na makuha natin dito. Since meron namang event. Then after nun, Battlefront Season 4 will commence. So ano ibig sabihin nun, boss? Basic lang naman. Nalilito lang yung iba. Simula bukas, magre-reset na lahat ng insig kung may naipon, ganyan. So magbaback to zero, yung ranking, ganyan. So bukas yon, mga boss. So yun yung event, yun yung mga event, yun yung update bukas. So again, mga boss, para lagi kayong updated pagdating sa mga event, dapat lagi kayong naka-subscribe. And every Monday, boss, actually everyday naman ang naka-live, make sure nyo lang ng Monday, ang mga alas 4, nandito na kayo para sabay-sabay nating abangan yung update. So yun lang, thank you so much sa mga nanood and see you sa next na video. Maraming salamat.